pairing ito. Ang Abel Sandy, here with me is Wolf. We have Barangay Omega versus INS. Ito mismo sa unang laban nila. Literal, nasimulan natin sa Kings of Sea. Yun, gusto ko talaga marinig. Ito yung nakita natin, which is the Fanny Lion Ryzen. Kaso parang ang maganda dito sa IDNS, pumapalag din talaga sa ati. They went for Ruby at Hilda. So, tingnan mo yung ginagawa ni Lois. I'm not sure kung ano yung... Okay, Hilda XP lane. Oh, sorry, hindi pala. Hilda, ano pala. Asha XP, Hilda, Rome. Yung Ruby ng... Hindi yung thumbs! So, kumbaga yung ina-expect natin na jungle sa ala nila. Feel ngayon kasi nag-attempt ng steal. Kaso nakaramdam agad yung Barangay Omega. Ay, pato, mayroon ganun, ang tawag dito yung suicide mission dun saan. Okay lang sa'yo na bilang starting jungler, ang gusto mo lang gawin, manggulo. At actually, tinanggalan lang yan ng isang buff kung Fanny. At okay na sila doon. Yun yung plano dito ng IDNS. Kaso yung Omega, syempre, mas makapag-farm. Oo. So, kumbaga pwede maging advantage yun, tapos pwede rin disadvantage sa atin. Depende na lang kung makahabang nga ba talaga. Naipit agad dito si Angelina at mukhang may damage ka lumaki Chakto. Mukhang second kill na to para sa Omega and it is gonna be the case. Samantala, ito naman si Ryzen. Kinukontas dito yung orange buff ng IDNS Esports. Gugulay lang siya dito ni Zanri. Ryzen still pretty healthy at level 4 siya ngayon. Mukhang lamang siya sa retry battle. Cancel coming out from Lois. At mapatakbo na lang dito si Ryzen. Madedepensahan ng IDNS ang kanilang orange buff. Parang yung IDNS dito, Wolf, ang ganda rin ng pick up nila sa Ruby. Dapat nila head-to-head against the Fanny. Oo. Kasi mapuputol mo nga naman yung cable. Mag-instant-stand. Maganda lang dito para sa Omega. Tama sila 2 kills. Kasi nga, suicide yung mission ng IDNS eh. Along lalo na dito sa Ruby. And ito na, mukhang nalulugi sila. Mukhang madadaganan dito ni Chaco si Zanri. Pero mukhang makapag-regen. Si Angelina dito bibitaw ng Dawning Light. Pero mukhang hindi magiging enough yung damage nila dito for Omega. Turtle fight pa rin ang mangyayari. Pero si Regio tatakbo lang. And that is a kill. Ryzen, sino kaya makakuha dito ng turtle? Mukhang hindi na makakalapit pa, and Ryzen secures it. Very good usage, or at least identification mula dun sa Omega. Kung papansin ninyo, talagang binigyan nila yung retry holder ng IDNS. Ang problem kasi dito sa Ruby, wala pa siyang assists. So yung kanyang lifestyle ay wala pa. Actually, di pa siya naka-Festival of Blood, diba? So, jungle emblem siya dito. Hindi magiging enough yung lifestyle niya sa early stages. Mahirap nga talagang i-sustain, lalo pa 2 deaths siya agad, di ba? Siya agad yung nabigyan ng Omega dito. So yung side ng IDNS, kailangan ata nila at samahan lang ng samahan. Ito nga si Lois, instead na manggulo na manggulo si Zanri. I'm actually impressed kay Zanri sa kanyang quest 2-1. Kung papansinin, 0 deaths pa rin siya sa ngayon. Ang problem nga lang sa isang Hilda, kapag hindi ka nakakuha ng mga kills, yan, di ba? Ay, at least assist pala. Hindi na ganun yung stack niya, pero what I'm trying to say is, madali kang lumabot. Nagsiscale as much. Kasi yung region mo, sa early lang naman talaga malakas yun eh. Yung tipong nag-in-out ka. Dating ng late game, hindi na siya ganun yung impact ko. Lalo na daming killers. Wala sa side ng Omega. Enough nga talaga yung damage siyang Omega dito to take down Zanri, if ever man na magkaroon dito ng mga skirmishes on the later parts of the game. Pero ngayon, Chakno together with Kelra, mukhang maiipit ata sila, pero dito rin si Etomax with a sprint. Ito kaya ang tatamaan Zanri dito, mukhang mauuntok na naman at wala na atang takas. And that is a kill for Kelra. And yung Omega pa rin ang umaarangkada, 4-0. 4-0, like you said. Tapos, may 2,000 lead ang Omega. Lahat ng lanes ng Omega ay maganda ang simula. And para naman sa IDNS Esports, ang laking factor na nabibigyan agad dito yung jungler. So may isa agad core na nawala mula sa, na parang wala masyadong impact for IDNS Esports. Ang kanilang sigurong saving grace na lang dito ay yung Beatrix, if they do find the farming sa Beatrix. At sabi natin ito si Tabs, mukhang okay din naman na simula. Oo, si Sun Saumpak, no? Pwede naman ng start yon sa kanyang laning phase. Walang namamatay dun sa side laners actually ng IDNS, which is a good thing for them. Kaso nga lang, nabubugbog talaga yung tatlo nila sa mid na umiikot palagi. So now, turtle na naman, mauntok ni Chaco. That is a nice cancel, but now, Ryzen will take down the turtle. Yep, nakakuha din sila ng isang kill. Additional kill dun sa Hilda. Mukhang naghahanap pa dito si Fanny, pero sabi ni Chaco, wag na, tama na. You can see na yung Cotred Inferno din ay na-commit sa may top lane.
ang trigger discipline ng IDNS ay kailangan nilang i-work on dito kasi parang ibigay sila ng maraming bagay para sa Omega Turtle tapos 6 kills. Mukhang nakakaramdam na tayo dito. Dalawa mo pasok. Yun pa, flicker in ata. Wow! Trigger discipline nga, Wolf. Kasi sasabi natin na wrong flicker yun eh. Parang binate lang din eh. Kakaiba eh. Pero siguro nagulat din yung Omega doon. Kasi matras. Si paatras na yung tina-target niya ang pwesto nung Matrix aim paatras. Ah. And yung pag-forward niya, medyo nakaligtas pa siya dahil doon. So, tingin ko si Easy na gano'n na lang eh. Parang sumugal na lang. Sugal. At nag-play off naman yung sugal niya. So, wala siyang flicker. Wala siyang flicker ngayon. So, alam ng Omega na, uy, pwede natin bisitahin ulit to. Alam natin yung timer ng flicker niya. So, pwede natin tauhan. But IDNS, ang sagot nila, kung tatauhan nyo si Izzy, tatauhan din namin. And si Lois, kaso nga lang may wall na ilalatag. Saan rin iikot? Damage sa rin mula kay Kelra. Chakdov is quite low and mukhang mabibigyan dito. Kaso low na rin si Izzy. Makukuha yung isang kill. 2-for-1, I mean. Mukhang tatatlo pa yata. Zanri, buti na lang. May sprint at makakatakas. That is Omega ulit collecting 2 kills para sa isa. Ito, Max, on the lead nga talaga. Grabe yung follow-up ni Kapitan, no? Yung ikot niya doon. Kasi kung wala doon si Eto Max, parang masasabi mong 50-50 pa kung mananalo yung Omega sa trade na yun eh. Kasi may namatay din sa side nila. Pero definitely, ang ganda ng ikot nila. Alam na alam kung kailan talaga dapat pumasok. Pero ngayon, mukhang may bibisita. Ako po, nabigyan na pa mali. Pero may magandang hatak dito. Dalawang tinamakal kasi may damage back. I mean, not from Jelena. Hindi lang. And Xavier, actually, ay mapapaback. Eto Max is quite low. Hindi tinamaan ng sniper. Grabe naman, may footwork pa pala si Tito eh, Tomax. A Eurostep. A Eurostep ni Tito Max. Grabe yung mga sidestep ni Tito Max doon. Talagang hindi mo basta-basta matatamaan. Alam niya na yan eh. Mm-hmm. Baga, yung mga tutukan, yung mga Xavier Dawning Light, mga sniper ng Beatrix, alam niya kung kailan talaga kinakailangan. But now, another turtle has been secured by Omega and also a kill. Izzy goes down, tapos kaya nahahabol pa sila sa dalawang miyembro. May ipit sa biskita ng iskinita. May dalawang tinamaan doon. Naglight, walang tatamaan. Lois ay sobrang low na ngayon. Hinahabol ng Omega and that's another one para sa Omega. Makakuha pa sila ng purple. Nakuha nila yung turtle. Nakukuha nila lahat ngayon. Literal, Santi. Tapos, hindi pa sila tinatamaan ng IDNS Esports. This is looking bad para sa Team Thailand. Parang sabi ng Omega dito, pa-seminar kayo kay Tito Max. Paano tumutok? Pero... tingnan mo naman, maganda yung mga decision din ng IDNS kung palag sila o aatras sila. Sadyang yung Omega, yung aggressiveness nila, umaabot na dun sa point na hindi na ina-expect ng IDNS kung gano'ng kabilis yung galaw. Mm-hmm. Hindi na na-anticipate kung ano ba yung gustong gawin ng Omega in a way. Kasi parang naging aggressive, sobrang aggressive yung IDNS. Parang naisip nila muna, paano ba natin tatakbuhan itong mga to? Tapos, papanik na sila with their usage ng skill. Kahit nga si Easy, di ba, sobrang lalim doon sa turtle fight. Hindi ka makakita ng Beatrix na gano'n. And unfortunately, para sa IDNS, ang laki na ng labang ng Omega. Tingnan mo naman si Ryzen! Napakatapang at pinasok ang tatlong miyembro. Tapos makakuha siya ng isa. Angelina goes down. And Easy dito, pinunit lang ni Kelra na para bang papel. Grabe. That's like, ano yun? Memory foam. Soft like memory foam. Soft like memory foam. Hindi, ibang malta yun. Ano to? IDNS. Respect. Grabe. Nakita mo yun, no? Parang si Ryzen, wala na siyang pake. Kasi alam niya, wala rin lockdown eh. I think na markahan niya yata nila kung nasan si Ruby. At yun yung maganda kay Ryzen dito. Pag alam niya kung na malayo-layo yung Ruby, yun lang yung ano eh, pang stun sa kanya. So, yun lang ipang cancel. Pag every time na wala yung Ruby dun sa equation, pwede niyang i-go agad. Kaya yun yung kagandaan dito sa aggressiveness ni si Ryzen. Oo, nanggigigil na si Ryzen. Kasi pakbit kanina, no? Si Coach Pakbit, yun lang nanggigil na rin eh. Formal na formal si Coach eh. Okay, parang saya isama sa mga trip natin pag naghahanap tayo ng mga hotel. Oo, sama si Coach natin, shopping, no? Shopping. Pero ngayon mukhang mag-shopping na rin ang Omega. Kukuha ata sila ng mga miyembro mula sa side ng IDNS. At ngayon, matatamaan nga yung isa. Si Zandri dito, tila ba ng lambot lang? Nako po. Parang tinutunaw na lang. Ito, tumatalon pa yung Tams. He does have the counter in Inferno. At grabe yung discipline dito ng Omega. Gusto nilang i-secure talaga yung mga panalo. Ang kailangan to take note, guys, ha, kahit pa sabihin natin na lamang Omega dito, hindi magbibigay ng kahit ito kasi best of two. Ang sobrang, ano ba, parang sobrang punishing ng best of two series. Matalo ka lang ng isa kahit na lamang ka. Parang no room for errors, literal. Hindi siya parang best of three na, sige, kaya natin bawiin sa game 3 to, if ever man. Kaso ngayon kasi,
natalo ka ng isang game, parang ang hirap ng i-climb. Kasi, yun nga, nakasalalay na sa ibang teams yung magiging, ano nyo, yung magiging kapalaran nyo sa mismong tournament. Mm-hmm. Tsaka, di ba, nakita natin kahapon, kahit mag 1-1 kayo, yung RSG is, see you soon. No chance sila na manalo nun dahil lang dun sa rule na faster win, di ba? Dami ko nga nakita mga parang ayaw nila dun sa faster win whatsoever. Pero I do agree kasi imagine mo parang hindi mo kayang ipaglaban yung case mo pag nag-tie ka. So, in ko yung mga 1-1, ayaw ding makakuha to ng Omega. Oo. Especially ka, group nila isang nakatakot na team which is RQ. RRQ, no? So, parang ito nga yung ano eh. Yung group na sobrang pipitan talaga. Oo. Yung labanan sa point. So now Omega definitely cleaning this up. Ayaw nila dito magkaroon ng error basta-basta. Hindi sila nag-initiate if hindi nila kaya talaga. So IDNS Esports now just taking their time doon sa kanilang base. Tatlong inhibitor turrets lang remaining but there is a minion oh. Possible mag-push. Wala ng holy defense so wala ng sabog. Ay, meron pa pala. Wow, meron pa okay. Isa. Anong, bakit? Okay. Akala ko nakita sa bottom lane pala yun. Oo, dalawa lang. Sabog, oh. Pero ang ganda rin ng update ha. Kung titingnan natin, yung update na yun na pumuputok na Tori, parang hindi mo na mapa-fast game eh. Oo, hindi mo mapa-fast game. Ang laging criteria lang yun, guys, kapag 12 minutes. Before 12 minutes nabasag yung katapat niya na second tower, dun lang siya magkakaroon ng sabog. Kunwari, nadurog niyo yung second tower ng mga 14 minutes, wala nang ano wala yun. Wala na. Baga considered as parang pa-late game na nga rin yun. Eh, oh. So, pwedeng-pwede mo nang rektahin. So, sa mga nag-a-RG dyan, di ba? Oh. Dapat alam nyo yun, call nyo, uy, pwede natin itong rektahin. Oo, oh, wala. Lumagpas sa 12 minutes, sa panood ko to, sinabi to ni Wolf eh. Sinabi to ni Kuya Santi. Uy, Rose Gold Meteor kay Ryzen, pwede talaga siya maging aggressive. At si Angelina, kung hindi ako nagkakamali, nakita ko ng Roam. Wala kay Angelina. Ooh. In-upgrade niya, di ba? Naka-Roam, hindi ako nagkakamali, di ba? Parang, oo, yung ano niya, yung CD boots niya. Double Roam sila. So, maka lowest gold siya ngayon, no? Pwede rin, pwedeng... Yun yung malungkot kung savior ka, tapos lowest gold. Kasi kailangan mo ng items siya, kailangan mo ng glaive, ay, kailangan mo ng mga ano, di ba, nung... Kansin natin yung damage siya, hindi nagiging enough eh. Kahit tumamaman nga yung dawning light niya, parang hindi siya threatening sa Omega na pag nakita nila, oh sige, tamaan mo na ako ng Reagan mo. Oh. Okay lang yan. Nagpa-planuan dito si Etomax, kasi yung base nila dito siya pwede nang mababasag. Nga naman nag-TP out na mga IDNS Esports, tingnan mo naman si Chakno. Natayuan na lang. Pinatayuan ng kanyang mga katapat. Wala, kulang na lang talaga. Harangan niya lang ng harangan. And mukhang hindi na nga makakalapit pa ang IDNS Esports. Ito, mismong Lord Pit. And mukhang this is a free Lord for the side of Omega. So, hindi nila itong gamitin, no? Yung pag-balance ng minion waves. Right. At may talon na yung Lord na yun kasi 12 minutes, lagpas 12 minutes na nila nakuha yung kill dun sa my Lord. At okay, tinitingnan. Oh, nga, naka-Roam. Oo. Double Roam? Ano siya, no? Conceal ata eh. Oo. Conceal yung... Dalawang conceal! Pwede kasi na binili lang niya para dun sa conceal. Mm-hmm. Pero judging dun sa pera niya, clock lang, tas enchant. Oo, siya nga ta lowest gold. Lowest gold nga si Lodi. Mas madami items niya, ano? Oo. Build na rin na. Kasi naka mystery shop siya eh. Tas yun lang item niya. Yun lang, idol. Lowest gold si Angelina. Higgins tayo dyan. Oo. Tara na yung Lord. Damage sa Tore. Chakun, napakalalim. Pero wala siyang pake. Kasi ang unit nga naman niya, income sa Dawning Light. At yung top lane naman, nakuha na din ng Omega. Inuubos na ang base ng IDNS. Ninjo, papalag. Walang kakaba-kaba. Pero out lang din kagad-agad si Etomax dito. Pasunod-sunod lang. In, out, place. Coming from Omega. Oh, Chakun. Pero nang ang paguntog. And that is a monster kill. Coming from Kelra. Tapos mag-aani cables lang sa may bandang gitna. Dawning Light, bibitawan. Pero mukhang hindi magiging enough. Omega ang mag-iingay para sa unang laban. Mapapa-sheesh ka talaga kung fan ka ng Omega dahil sobrang swabe na nakita nating laro na yon, Santi. Kahit dun sa dulo, di ba? Kailangan mo, lagi mo tagal titingnan si Chakno kapag mga setup heroes yung gamit niya. Like the Grok. Pag pinapanood mo, bigla ka na naman magulat eh. Nakahanap siya ng angulo. And of course, that ended the game. And we did know nga lang, Santi, na yung pinakaunang pagsugal ng IDNS gamit yung Ruby, yung suicide play na ninakawan niya ng Orange pag yung malaban, hindi talaga nag-pay off agad. Kaya naman,